Hello to everyone! May guest po ako dito. Isa po siyang videographer, photographer, and YouTuber na based sa Sweden. Siya po ay taga-Pilipinas, definitely Filipino po siya. Kaya lang doon na po siya based sa Stockholm, no? Yes. May I introduce to you Carlos Hipolito. Hello po, hi, good afternoon, good morning, good evening po kung nasa po ano man. Kasi hindi naman pare-pareho pagpapanood nila, yes, diba? Anyway, Carlos, can you tell us, paano ka ba nagsimula sa artistry mo? Tawag dito, I came from a family of like, you know, inclined sa mga hobbies na ganito. I had an uncle na diehard Nico. So, 1970s, yung uncle ko rin, yung 135mm na mga film nung araw. Pag umuwi siya galing States, binibideohan niya. Nasa Pilipinas ka pa, no? Opo, mga 5 years old. I could still remember, I saw myself in celluloid. Sabi ko, that's amazing. Parang maganda ito. Yung, it's priceless kasi parang you cannot return this and it's very precious. Eh, medyo may pagka-sentimental ako. Oo. And then that started it. And then the other uncle started with Nikons and then... Bukod doon, Carlos, ano satisfaction na nakukuha mo each time you do a video, mm-hmm, or kumukuha ng pictures? Ano satisfaction para sa'yo? Kasi ako, yung sa art ko, iba yung satisfaction ko na nakukuha when I do shows. Ikaw naman, sa art mo, anong satisfaction, what satisfaction do you gain? Ako, yung satisfaction ko, isa sa gusto ko dyan, is yung the thrill of the excitement, yung pag nag-prepare, katulad sa mga events. Natutuwa ako doon eh, kasi yung, para ba yung excitement na yung execution ng all of this plan, makikita mo in actual, yung kumbaga reality siya. Mm-hmm. And then, ako kasi, meron ako nung parang personal motto of some sort na make things last. Mm-hmm. So sabi ko, clothes can be thrown away, friends can be lost, mm-hmm, even relationships can be lost. Pero, yung mga memories mo na ito, when you watch it 50 years from in the future, parang, oh, that was really nice. Oh, I miss my friend who had passed away. Gustong-gusto ko kasi yung nakikita ko lahat yung mga memories ko nang hindi lang nandito, yung I can share it to somebody else. So, ganun lang. Kaya nag-YouTube ka rin eh, no? Mm-mm. Kasi nasi-share mo yung mga shots, di ba? Oo. Live shots, ha? Tsaka original po yun. Hindi yung hiniram or hindi yung hiniram sa Creative Commons. Talaga mo ngayon, sarili niya. And ako ha, personally, he has the eye kasi maganda yung shots niya. Tapos maganda pa yung scenery, di ba? Carlos, do you still remember, ano yung huling project na ginawa mo nung nasa Pilipinas ka pa? Nako, yung sa Pilipinas kasi direct, mm-hmm, ang palagi ako doon, yung mga natures lang. Mm-hmm. Tsaka hindi ako nag-concentrate doon sa Pilipinas before kasi malalaki yung camera noon, it costs a lot. Ako sa atin, no? Yun. Tsaka limited lang, tsaka mga tao noon hindi pa willing to spend money para magpa-video agad. Mm-hmm. Yung mga VHS, Betamax na ganyan, inabot ako lahat yan. Pero, hindi uso. So, napunta ako doon sa mga hobbies muna. Kasi diba nung dati yung mga DSLRs, wala naman video capability before. Kung meron man, not really. Hindi ganun pala. Diba natatandaan nyo yung Sony na yung may diskette na yung Shimer SD shot card ba yun? Hindi, malalaki mismo. Ay, malalaki? Yeah. Ay, may disket? Yung isang, halos isang picture, isang disket. And when was that? 1999. Bago mag-Y2K. Okay. Ngayon, lumipat po siya ng Sweden. Dala-dala po niya ang kanyang misis at ang kanyang mga anak. Why did you decide? Bakit nag-decide kang mag-migrate sa Sweden? Ano kasi, tawag dito, I've been here, first time to be in Europe, 1996 in Ireland. Mm-hmm. It was very beautiful, kaya lang it always rains. Oh. Eh ayoko nung it's raining kasi siyempre payong, mababasa ka, it's windy, everything. So palipat-lipat po ako until I found this place. Alam niyo pag nagbabiyahe ka o yung pumasok ka sa isang bahay for the first time, you feel at home. Oo, meron ganun. Yung parang ganun na, you can really relax. Ako kasi yung pinaka-favorite kong mapunta nyo is Norway, Finland, Iceland, tsaka Sweden. Every time I go there, when we used to live here in Italy, parang... Ah, nag-live ka rin ba dito sa Italy? Nasa ano po kami ngayon? Nire-record ko po ito, nasa Milan po kami. Kaya sabi niya, nag-live sila dito sa Italy. Ilang years kayo dito? I lived there for 14 years. Kaya marunong ka mag-Italia. Yes, and then,
kinukuha ko nung hindi pa uso yung gig economy, ako yung tinatawagan ng mga TV station na, can you be our cameraman or something? Kasi, imbis na magdala sila ng tao from somewhere else, mas mura. I even offered it to Philippine broadcast people before. Pero, very, hindi pa bago eh. So, hindi nila type. Anyway, so may mga, nung nag-uumpisa na yung mga YouTube sa mga 2009, 2010, people were wondering, instead of bringing their own gear, why not hire somebody local, may tourist guide na, may interpreter ka na, and then, cheaper pa kasi you don't have to pay for it. So Carlos, doon sa ano, sa Sweden, pinapractice mo yung artistry mo? Yes. Videography and photography? Yes. Ah, so yun ba yung negosyo mo doon? Oo. Basically, we do yung commercials po na napapanood niyo sa mga in-between ng YouTube. Mga product shots. Okay. Diba, something similar pero hindi naman yung... Oh, ayan ha. Huwag niyo i-click ang skip ha. Gawa niyo pa na iba doon. So, yung, diba, yung sa McDonald's ngayon, meron yung parang animated ng mga menu screens. Oo. Ginagawa namin yun. Kaya yun lang kasi animation. So medyo magastos siya. So hindi type ng mga kliyente. Pero meron kasi mga versions niya na yung bang katulad sa Burger King, yung lumilitaw yung mga hamburger, so yeah, mga service na ganyan, yung bang, "Hi, my name is George. Welcome to blah blah blah, blah blah blah." Yun. So ako rin yung nagko-conceptualize, ako lahat yung ganyan. Matanong ko lang, Carlos. Financially rewarding ba? Ganito po 'yan. Ako madalas ko na rinig na tinatanong sa akin yan. It could be if you have the gear and then also the creativity. Pero kailangan creativity ang ano. Kasi you cannot make the same stuff over and over. Hindi ito katulad ng sa kasal na, oh siya, bubukas yung pinto. Tapos lalakad siya ng slow motion. Pero gumagawa ka rin ba ng wedding? Oo. Before na kinukuha, meron akong... Ano ba yung NDA? Non-disclosure. NDA, non-disclosure. Oh, so, para akong phantom cameraman director. Tapos yung wedding planner, lahat sa kanya. Tapos, yung mga Iranians, yung mga Middle Eastern na kinakasal sa mga castles. Ah, so, kami yung nagdi-direct. Naiinis nga ako, anong pangalan, sir, nung sikat na Pilipino na videographer sa atin? Yung letter M yun niya. Yung same day, siya nagpa-uso yata nung... Same day edit. Oo, yung mga ganoon. Na malaki siya mag... Ano, charge. Oo. Kung sino ka ma. Basta, ano pa siya dito, nag-seminar pa siya dito sa Italy nun eh. Eh, ginagawa namin yun. Kaya lang talagang may crew, may lights, sound, trucks, and everything. Pero since the big budget, talagang maganda. Para ho yung mga Bollywood, yung mga ganun-ganun pa sila. Tsaka game po sila. Tip ko po sa mga... Gusto niyo mga may mga weddings, ayan, no? Ayan, ayan. So, di tatanungin ko sa iyo yan. Gandahan ninyo, play along with the camera. Kasi huwag yung mahihiya. Konting acting lang. Kasi yung mga, yung, like I said, yung mga sa Bollywood, yung ansa-ansa nila. Talaga may konting extra motion po para po maganda. Hindi yung parang, ayoko, nahihiya. Ay, depende yan. Oo. Carlos, ilang taon ka na sa Sweden? I've been there for like over 6 years na. Oo, at masaya naman. Are you happy with your life in Sweden despite the coldness of the place? Ano, it's an acquired taste. Kasi kumbaga may mga tao kasi they like the cosmopolitan way of life, correct, buildings, and mga nightlife. Pero ikaw, you live in the outskirts of Stockholm. Hindi naman, para pong Pasay City pero maraming puno. Ah, ganun. Oo, mga 15 minutes away from the city center pero malayo na po 'yun. Eh, ano po kasi ang Stockholm, pagpalagay na natin yung bawat lugar is barangay. Oh. Barangay, forest. Ah, hindi yun yung outright city, hindi ganon. At saka nakwento mo nga sa akin, maliit lang population naman, di ba, hindi ganon kalaki. I-compare mo dun sa atin, di ba, na 30 million people in Metro Manila alone. Ayun nga, yung nung buong Sweden, kasha po sa Mega Mall, eh, luma na Mega Mall. Si ha? Ha? 10 million lang po kami yan. Oo. Yun. So, ang ano namin, ang Stockholm is over 1 million lang ang population. So, it's very small. And then, the entire country, kung uumpisa, yung bubunutin mo yung buong Sweden, at ilalagay mo siya yung northern tip sa southern tip, aabot dito sa Italy.
Ayun, alam mo, sinamantala ko po ito dahil uuwi na po siya sa Sweden. Carlos, thank you very much for saying yes to this interview at na-meet kita. Naku, somebody who is na ano artist in Europe and he's doing very well. Tsaka ito si Direk po, masarap makatrabaho nun sa Venice. Oh, yun. So, maraming salamat, Carlos. Ay, it's a pleasure po. Sasama ka ba sa amin sa burger mo? Hindi na. Okay. I have to go to the airport. Basta ingat-ingat lang at let's keep in touch. Ha? Of course, ako. Okay. So, maraming salamat po to be support him as well. So, ayan. Thank you. Salamat. Bye. Bye-bye. Hey, do. Bye-bye.